Sa video na to, ibabahagi ko ang tinuturing kong best moto vlogging helmet setup ko na bunga ng 5 taon ko sa industriyang to. Kaya kung may plano kang mag moto vlog or nagsisimula ka na, panoorin mo ang video na to. Makakatulong to sa'yo. Magastos ang pagmo-moto vlog, pero hindi mo kailangang bilhin ang latest and greatest para makapagsimula. Kung ako yung tatanungin mo, dapat kang mag-focus dun sa mga aspeto o sa mga bagay na nagpapaganda ng quality at workflow mo as a solo content creator. At para hindi na humaba ang video na to, iisa-isahin natin ang mga gamit ko sa moto vlogging at ang rason at tips na maibibigay ko patungkol dito. Simulan natin sa moto vlogging helmet. Okay lang yan kahit entry level lang. Ang importante ay dapat full face para hindi maingay sa biyahe. Tandaan mo, ayaw ng mga manunood sa'yo na puro hangin lang yung naririnig nila habang nagmo-moto vlog ka. For reference, itong gamit ko ay ang HJC CS15. Bukod sa abot kaya ko yung presyo niya, maganda yung quality, saka maganda yung fit niya dito sa ulo ko. Gusto ko lang i-point out na nakakatulong tong chin curtain para mabawasan yung wind noise. May iba kasing helmet na kailangan mo pang bilhin. Hindi siya kasama sa standard na package na bibilhin mo. Sa chin mount naman, itong gamit ko ay Hank or Hansi. So itong black part na to, ito yung chin mount. Hindi siya universal. Design specifically siya para sa HJC CS15. Mapapansin natin na hindi siya ganun kalaki. And so far, maganda yung quality niya. Sa ilang buwan or taon ko nang ginagamit to, hindi pa naman ako nahulugan ng camera. Now, speaking of camera, mapunta naman tayo sa action camera. So marami kang pwedeng pagpilian sa market. Andyan yung GoPro, DJI, SJ Cam. Pero itong gamit ko ay ang Insta360. Specifically, Insta360 ONE R itong nasa helmet ko ngayon. Sa mga di nakakaalam, modular ang kamerang to. So, meron siyang tatlong bahagi. Meron kang dito, battery base, camera lens, meron kang core. Ayan. Itong lens niya, typical action camera lens lang. Pero pwede mo siyang palitan kung meron kang 360 lens para makuha mo yung buong paligid or makunan mo yung buong paligid. Itong gamit ko na battery ay boosted battery. Ibig sabihin ng boosted battery, mas malaki siya sa typical na battery ng Insta360 ONE R. This is 2,380 mAh. Kayang-kaya nito mag-record ng around 2.5 hours. Sa 1080p, 24fps na recording. Now, kung mapapansin nyo dito sa gilid, meron siyang parang L na USB Type-C extension. So, hindi ito yung mic adapter niya. Bale, ito lang yung mic adapter niya. Napakaliit. Nilagyan ko lang siya ng USB extension sa gilid para mas maging compact. Kasi kung rekta mic adapter lang siya, although pwede naman, pero mas nagiging mahaba ito kasi maglalagay pa ako ng external mic ko dito sa gilid. Kung meron ito, merong extension, mas napapaliit ko siya. Saka aside doon, nakakatulong din tong extension ng USB Type-C niya kasi every time na tapos na ako sa pag-shoot ng moto vlog ko, pwede ko siyang tanggalin na ito lang tapos i-coconnect ako siya sa USB Type-C ng computer ko. Mas madali siya kasi di na ako magtatanggal ng memory card ko, nababawasan din yung wear and tear ng memory card slot saka yung USB port. Itong battery naman niya, pwede ko siyang i-connect sa isang fast charging hub para i-charge. Kung malaking tulong itong pagiging modular niya. Now, kung mapapansin nyo, itong camera lens ko, meron siyang parang sunglasses. Nakakatulong to para mas maging cinematic at magmukhang mabilis yung pagmumotor ko dahil sa motion blur. Now, kung gusto nyong malaman ang detalye patungkol sa ND filter, paano ito i-setup, paano ito gamitin, panoorin mo lang yung previous vlog ko patungkol dito. Now, alam ko na medyo may kamahalan itong setup na to. Now, kung nagsisimula ka pa lang, goods na yung GoPro Hero 4. Yun din kasi yung gamit ko nang nagsisimula pa lang ako. Marami kang makikita ngayong second hand. Around siguro mga 3,000, 4,000 pesos. Madali ka rin makahanap ng external mic para sa kamerang yun. Saka di ka na kailangan bumili ng mamahaling mic adapter. Wala nga lang siyang video stabilization. So medyo maalog yung kuha mo. Pero yung audio niya, napakaganda. Now, ito naman ang Insta360 X3. Ang secondary camera ko. Yan yung lente niya. 360 camera yan. Magkabilaan yung lente niya na kaya niyang i-capture yung buong paligid. Maganda itong gamitin para sa third person POV. Yung mga kuhang parang may cameraman ka pero in reality, ikaw lang naman mag-isa. So nagbibigay siya ng ibang angulo na hindi kayang kuna ng helmet camera para hindi maging boring at mas maging immersive yung moto vlog natin. Pwede mo siyang ilagay sa handlebar o kaya sa side mirror. Pwede rin sa likod parang MotoGP. Now, para sa ganong sitwasyon, pwede kang gumamit ng motorcycle clamp mount. Parang ganito. So yan yung magiging itsura niya kung nakamount na siya
dito sa motorcycle clamp. Or pwede ka rin gumamit ng buckle mount. Parang ganito. Bale, maglalagay ka ng 3M dyan, double-sided tape. Tapos dun sa pinaglagyan mo, ikakabit mo tong kamerang to. Yan yung magiging itsura naman niya. Or kung gusto mo talaga mag-stand out, parang may drone na lumulutang, sumusunod sa'yo, ginukunan ka, pwede kang gumamit ng back bar mount, saka selfie stick, saka itong kamerang to. So bale, ito yung back bar mount. Isusuot mo siya na parang sinturon. Maglalagay ka ng selfie stick dito sa harapan. Tapos dito sa selfie stick naman, ilalagay mo yung camera. So bale, ito yung magiging kalalabasan niya. Back bar mount, tapos selfie stick, tapos camera. So pwede mo siyang i-extend para magmukha siyang drone na kumukuha sa'yo. So in short, magagawa mo yung ganito kung meron kang secondary camera. Now, kung nagsisimula ka pa lang, pwede mo namang gamitin yung mismong main camera or main helmet camera mo. Actually, ganun yung ginagawa ko dati. Nililipat ko lang yung camera ko para magkaroon ng variety yung mga anggulong nakukunan ko. Medyo time consuming nga lang at nakakaabala, lalong-lalo na kung malayuan yung biyahe tapos meron ka pang kasamang ayaw mo namang pag-antayin ng matagal. Well, dito papasok ang isang accessory or accessories na pinadala sa akin ng Ulanzi, yung Falcam F22 quick release system para sa mga action camera at para sa Insta360. Yung harapan ng chin mount ko, andyan yung quick release system na Falcam. Kung mapapansin nyo, meron nakalagay dyan. Tapos ito namang nasa kabila, itong nasa camera mismo. Tapos kasama din itong thumb screw. Itong nasa base ng Insta360 X3 ko. Yan, nakalagay dyan. Falcam F22. Saka ito, nilagay ko rin siya dito sa aking isa pang action camera, ang Insta360 1RS. So bale, itong Falcam F22 quick release system, design talaga siya para sa mga motovlogger, para mapadali yung pagtatanggal, pagkakabit ng ating mga action camera. Yan. Ganun kadali kung maglilipat ako ng camera or kung gusto ko siyang ilipat. For example, ito nakakabit sa aking side mirror or sa aking handlebar. Yung paglipat ko, napakadali lang. So ganyan. So bale, ito yung magiging itsura niya. So yun yung sinasabi ko na kung isa lang yung camera ang gamit mo, na-o-optimize niya yung workflow mo kasi yung paglipat ng main helmet camera mo, napakadali lang. Ang gusto ko pang idagdag, yung buckle mount naman niya, for example, nakadikit naman siya sa likod mo para sa isang MotoGP-inspired na angulo, pwede ka rin maglagay ng camera mo. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. So kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang basic component. Meron siyang base. So itong base na to, yung ikakabit mo sa mga mounts mo. Motorcycle clamp, selfie stick. Tapos, meron ding ganitong base. Nakakabit sa buckle mount. Tapos, yung isang base naman niya, kinabit ko sa chin mount ko. Ayan, base din yan. Tapos, yung pangalawang component niya is yung plate. Ayan yung plate niya. Kasama itong thumb screw. Ito naman yung ikakabit natin sa ating camera. Once nakakabit na siya, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Gaya ng iba't ibang base, meron ding iba't ibang plate. So, bale, itong isang nakakabit sa 1RS ko. Plate din ito, pero ball head siya. Tapos, prong yung mounting niya para makonekta natin sa Insta360 or sa action camera. Pwede kong siyang i-connect dito sa buckle mount ko. Ganyan. So, pwede ko siyang iharap. Pwede kong iuko. Ganyan. Kasi naka-ball head siya. Now, kung gusto ko naman siyang ilipat dito sa motorcycle clamp ko, ganun din yung proseso. Yan. Tapos, pwede ko rin siyang ilipat dito sa aking motorcycle helmet. So, yan yung magiging setup niya. So, in short, ang base yung ikakabit natin sa mga mounts, yung plate naman yung ikakabit natin sa mga camera natin. Mapaprong style man yan na parang ganito o kaya quarter inch na thread na parang ganito. So, kung napansin nyo, interchangeable siya. Pwede kong gamitin itong plate na to dito sa base na to o kaya sa base na to para sa plate na to. O kaya sa plate na to, para sa base na to. I think obvious na yung idea yung yun kasi pinakita ko na kanina yung pagpapalit-palitan ng base saka plate. Pero since nagmumotor tayo, nagmamotovlog tayo, yung pinakaunang tinangnan ko, eh hindi yung functionality niya, kundi yung build quality. Mabuti na yung sigurado kasi ayaw nating mahulog yung ating camera. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng build quality niya. Pulidong-pulido. Hindi siya gawa sa plastic. Ang material na gamit niya is aluminum. Saka in terms of size, maliit lang siya sa kamagaan. Syempre ayaw natin ng mabigat, lalong-lalo na kung nakakabit sa ating helmet, tapos yung biyahe natin malayuan. Tapos syempre, pagdating sa paggamit nito, napakadali lang. Slide lang para mag-lock. Ayan, hindi yan matatanggal unless pipindutin mo tong gilid. Ganyan. Napakaganda yung accessory niya, lalong-lalo na sa ating nagbo-monovlog at gumagamit ng action camera. Now, sa mga interesado dyan, pwede nyong i-click yung link na nasa baba. Bago ko makalimutan, isa sa mga pinaka-importanting aspeto ng monovlogging ay yung audio. Kailangan itong malinaw para maintindihan ka ng manunood sa'yo. Isang malaking factor dyan ay yung mic na gagamitin mo. Now, yung recommended ng monovlogging community talaga ay yung Purple Panda. Yun nga lang, medyo may kamahalan siya, around 2,000-3,000 pesos yung set niya. Now, kung wala kang budget para sa
ganun kamahal na mic. I think goods na tong Comic na gamit ko. Lavalier mic siya. Yung model name niya, itong nasa harapan, CVM-VO1GP. So, ilang buwan ko na rin siyang ginagamit. So far, so good naman siya. At para ma-optimize yung audio quality ng mic nyo, huwag nyong kalimutan ang paggamit ng windscreen or wind muff or dead cat para mas less yung wind noise. Tapos yung pwesto naman ng mic nyo, doon mo ilagay sa taas na bahagi ng chin bar, malapit sa bibig nyo. Kung makikita nyo, yan yung mic ko. Ayan. Na kung meron ka namang dalawang kamerang ginagamit, isa sa helmet, isa sa handlebar mo, or isa sa harap mo, huwag mong kalimutang pumalakpak sa pag-uumpisa ng recording mo. Bale, yung palakpak, yung magbibigay ng spike sa waveform ng audio mo, para mas madali mong isync sa pag-e-edit. Tapos i-delete mo lang yung audio na hindi malinis, yung audio na galing sa secondary camera mo, kunwari ito. Ngayon na meron ka ng Moto Vlogging Helmet, isa sa pinaka-importating hakbang bago ka mag-shoot. Dapat mag-isip ka muna ng magandang topic na pag-uusapan. Personally, most of the time, informative saka educational yung binabahagi ko. Nabase na rin sa karanasan ko at sa mga bagay-bagay natutunan ko sa loob ng iilang taon kong pagmumotor. Kung charismatic at kwela ka sa harap ng camera, nakakatulong din yon para mas maging entertaining yung vlog mo. Mas mainam din na i-familiarize mo muna yung mga sasabihin mo. Kung pwede mong gawa ng script o kaya bullets, mas maganda yon para mas papadali yung pag-shoot sa kapag-edit ng video mo. Pagdating naman sa pag-e-edit, mas mainam na yung pinaka-importanting bagay lang yung nandun. Mas mainam na maikli yung video mo pero malaman kaysa naman mahaba pero marami namang tapon. Pero paalala ko lang, hindi mo mamamaster itong larangan to sa pamamagitan ng pag-upload ng iisang vlog lang. Magkakamali ka, magkakaroon ka ng mga kritiko. Natural lang yan. Sikapin mo lang na every time na mag-upload ka, meron kang 1% improvement sa previous vlog mo. Gaya ng isang bata, gagapang ka muna bago ka makalakad. In other words, dadaan ka muna sa pagiging estudyante bago ka maging guro. Pagdating naman sa gears, hindi ko sinasabing gayahin mo tong Moto Vlogging setup na to na pinakita ko. Lagi nating tandaan na ang mga bagay na to, tools lang. Yes, makakatulong at mapapadali ang workflow mo as a content creator. Pero hindi ibig sabihin na maganda agad yung kalalabasan ng mga vlogs mo. Yung pinakamalaking factor pa rin, ikaw. Ikaw na nag-iisip ng content, ikaw na character, director, saka editor ng videos mo. In other words, napaka-importante ng ideya, skills, saka creativity mo as a content creator. Sikapin mong i-build up yung mga yon para makagawa ka ng content na may kabuluhan. So be consistent and trust the process. Bye-bye!